Un Lad Pilipinas. Dati, dalawang ahensya lang ng gobyerno ang nakararating sa mga liblib na lugar. Una narito ang AFP at ang isa pa ay ang DepEd para sa mga primary schools. Ito ay sa dahilang wala pang maayos na daan noon sa mga malalayong lugar. Isa sa pinaka main reason kung bakit nahihikayat yung ating mga kababayan na sumali sa NPA because they do not see the government presence doon sa mga liblib na lugar. In the first place, takot naman talaga sila doon sa armed group na nag-i-intimidate sa kanila. Yun yung nag-convince sa kanila to join and support the armed movement. No? Masabi natin na ayaw din nila siguro but they have no choice because walang government presence doon sa mga liblib na lugar. Tahasan ring sinabi ng brigade commander na malaking bagay ang nagawa ni Pangulong Duterte sa pagbibigay nito ng direktiba sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na makiisa sa militar at pulisya sa pagpapatupad ng naturang programa. I believe he is just implementing a more total, no? More comprehensive approach dito sa problema ng insurgency. Binigyang diin ng general na suportado ni Governor Dayang Hirang at ng iba't ibang LGUs ng Davao Oriental ang kautusang ehekutibong mahigpit na ipinatutupad ng Pangulong Duterte. Well, in fact, si Governor Dayang Hirang is, if I'm not mistaken, isa sa magiging awardee ng Philippine Army Day as one of the most active partners ng ating army in sa ating campaign. Para masabing nalansag na ang isang grupo ng NPA, ay may parameters na sinusundan dito. Almost impossible naman talaga na ubusin natin sila up to the last mammal, no? Kaya we have a minimum requirement to reduce the armed group into the smallest formation possible. That is a squad. Kamakailan lang ay pinasara ng DepEd ang Lumad School sa rehiyon ang salugpungan dahil sa ulat na ginagamit ito ng makakaliwang grupo. Sa pamamagitan nito, sinusubukan nilang makahikayat ng magiging mga bagong miyembro kung saan karamihan ay mga lumad. Ayon sa opisyal, kadalasang ang concentration ngayon ng mga rebelde ay sa boundary na ng mga probinsya. Dito naman, boundary natin with Davao de Oro. So most of them, dun sa boundaries na lang kasi they find it easier to shift their forces pag mayroong operations dito sa kabila. Sa kasalukuyan, may mga ulat na rin ng mga extortion activities pero mangilan-ngilan na lamang ito di tulad ng dati. Napahina na natin yung kanilang outside support, no? But locally, they still have some resource-generating activities na mag-extort dun sa mga negosyante in the far-flung barangays. Ang mga nagbabalik loob, walang dapat pagsisihan. Dahil bukod sa bukas palad silang tinanggap ng pamahalaan, binigyan pa sila ng mga kabuhayan upang ang pagkalam ng sikmura ay hindi na muling maramdaman. The brigade now is engaging so many people's organization, help them have their own livelihood. Kaya dito sir sa brigade, marami tayong mga livelihood programs addressed to help the people's organization. Kabilang sa mga pagkakitaang inilaan para sa mga former rebels ay ang goat and duck racing, mushroom culture at fisheries. Layunin nito na mapabuti ang buhay ng mga dating rebelde upang masiguro na hindi na sila babalik o susuporta sa NPA. Kasi admittedly, ito naman yung kakulangan ng mga previous campaigns natin noon na hanggang doon lang tayo sa clear hold, consolidate at hindi natin sila nabibigyan ng development. Para kay General Niembra, epektibo ang pagkakaroon ng community support program kung saan nagbabahay-bahay ang mga sundalo at pinaalalahanan ng mga tao na maging mapagmasid at ipagbigay alam sa kanila ang anumang presensya ng mga rebelde. CSP is actually aimed to dismantle their must-be support. At yung focus military operation natin, ito naman yung panghataw natin against their armed group. And as you can see, napakarami naman na sir areas na previously considered as affected barangays, but ngayon na-cleared na po natin.
Kaya I believe so, CSP is effective in area clearing ng mga barangays natin. Unlad Pilipinas.